When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. And may we be blessed by the reading of such words. Kung isa-isahin po natin yung naganap at ating rebyuhin para lalo nating ma-appreciate ang ganda niya. Luke 5:1, "One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God." So kung kayo nakakita na ng eksena sa tabi ng pampang, ng dagat, o sa tabi ng mga pinupuntahan ng mga bangka pag sila'y ng isda, alam nyo ang eksena ito. Nagdadatingan yung mga ng isda buong magdamag, alam nyo sa gabi nanging isda, at yung mga asa-asawa, pamilya, naghihintay sa tabi ng shore. Marami kayang nahuli. Siyempre, yung mga babae, gusto lang maraming mahuli si mister para maibenta nila sa palengke, pambayad nila sa load ng telepono ng mga anak nila, etc., etc. So, very expectant ang mga tao. Ito ang napakasayang lugar pag umaga sa mga manging isda. At alam natin na maraming taong nandun, hindi dahil sila ay makukuha ng isda o mamimili, nakikinig sila sa salita ng Diyos na itinuturo ng Panginoon. Ang Panginoon kasi kung saan may tao, doon siya nagpipreach. Hindi siya namimili ng lugar, basta may tao, magpipreach siya. So the people were milling around Jesus, hindi mo mahulugang karayom yung tabi ng dagat, at sila'y lahat ay taimtim na nakikinig. Luke 5:2, "Jesus saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets." Yung mga bangka nila, hindi katulad ng mga bangka natin ng mga payat, yung mga parang canoe. Yung bangka nila, mga flat. So, mas medyo may volume. At nakita ng Panginoon na mayroong dalawang bangka na nandun sa matubig at walang laman. Ang mga may-ari nito ay busy-busy na naglilinis ng kanilang mga lambat. Ang mga manging isda po, bago yan umuwi, nililinis muna yung lambat nila kasi ang daming sumasabit doon ng mga dumi, mga dahon, lumot. Siguro may sirang Adidas. May mga sirang cellphone na nahuli ang lambat, kung ano-ano, mga bota. Kinatanggal-tanggal nila yan. Dahil para sa susunod, mamayang gabi, pagbaba na naman nila sa tubig, malinis na mga lambat. So they were busy washing their nets. Anong ginawa ng Panginoon? Verse 3, "He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat." Sa dami ng tao at nagigit-gita sila sa Panginoon, anong ginawa ni Lord? Yung nakaparadang bangka doon, nakisakay siya. At sabi niya sa may-ari, "Pwede bang itulak-tulak mo yung bangka palayo sa mga tao, palayo doon sa pampang?" At nung lumayo-layo, doon siya naupo at nagturo. Parang kung gaano ko kalayo ngayon sa inyo siguro. Madrama talaga itong Panginoon. Meron pa siya ngayong orchestra pit between him and the audience. And you know that water is a conductor of sound. Kaya ang lahat ng mga luma natin, mga simbahan, lalo't may ilog, yung tore ng kampana katabi na ang ilog. Kasi pag kinampana mo yon, tatama sa tubig ang sound waves, dadalin hanggang kaloob-looban ng island through the river. Because water conducts sound. Subukan nyo kung nagsuswimming kayo sa pool, may malaglag na barya, dinig na dinig nyo yun. No? Dahil ganun yung tubig. So the Lord really knew how to use acoustics. So, umupo siyang kanyan at napaka-dramatic, napaka-cinematic nung eksena. Pero itong taong may-ari ng bangka, inabala niya ng konti lang naman. Sabi, pwede ba na iurong-urong mo ng konti at sasakay lang ako? So, for the purposes of acoustic and space and drama, but we suspect there are other reasons why the Lord had to take that boat. Well, the request, if you'd analyze, was not too big. It was very doable. Ano ba namang makisakay siya doon? Hindi pa naman uuwi yung may-ari, hindi pa niya isasampa talaga doon sa shore yung bangka, nasa tubig pa, at nililinis pa niya yung lambat. Verse 4,
When Jesus had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." This time, the instruction of Jesus was really more difficult to do compared to the first request. Yung una, pwede bang makisakay sa bangka mo? Pwede po. Pwede bang irong-urong mo doon? Oh, sige po. Aba, iba na ngayon. Nung matapos na magturo ang Panginoon, sabi niya, alam niyo, magsakayan kayo ulit sa bangka, pupuntak doon sa malalim, at ihulog niyo uli ang inyong mga lambak. It was difficult. It would be reasonable for Peter not to comply. Bakit? Sino ba naman ang nangingisda sa araw? Umaga na eh. Kung nangingisda ka gabi, kasi pagkagabi, lumulutang yung mga isda sa malapit sa ibabaw ng tubig. Pero pag araw, nado sila sa malalim. Paano mo tata mahahabulin ang lambat yun? Hindi abot, no? And of course, going back to the deep water would require more work, more commitment. Hindi na simple katulad kanina yung request. And besides, the nets had been cleaned. Nalinis na eh, para dumami uli. Everything was against common sense. At pag naglilinis ka na ng lambat, wala nang iniisip ang ng isda, kundi makauwi. Gutom na yan. Kakain na. Naghihintay na yung pamilya niya sa bahay. Tapos matutulog yan, magpapahinga dahil magdamag na puyat. Tapos sasabihan ka ni Lord na una, nakisakay, tapos nakitulak-tulak ng konti. Tapos ngayon, papalalimin ka na ng pupuntahan. 5:5. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't got anything." At kung gusto niya sigurong idagdag, eh alam ko, carpenter ka, ano bang malay mo sa fishing? Kami ang mga manging isda dito, why tell us what to do? What you're telling us to do goes against all knowledge that we have accumulated over the years. It will not work. It is improbable. It is even impossible. Pero ituloy natin yung verse, sabi niya, "But because you say so, I will let down the nets." Sabi, mahirap yan, imposible. Pero dahil kayo ang nagsasabi, sundin. Sige po. Sabi ko ng mga kasama niya, ano? Magsasagwa na naman tayo, babalik tayo doon, magmumuka tayong katawa-tawa, sinong nangingisda sa ganitong oras? Pagod na tayo. But Peter gave his obedience. First of all, he gave a contradictory answer. Sabi niya, they worked hard all night, they caught nothing. Para niya sinasabi, walang mangyayari. Pero binaliktad din niya yung sarili niya, sabi niya, "But because you said so, we will do it." They would go out to the deep part of the lake. They would let down the nets. Verses 6-7. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Ang mga nets nung araw, mga kapatid, ay hindi nylon. Gawa lang yan sa mga rope, no? Para mga abaka, fibers, natural fibers, na sa kabababad sa tubig, lumuluma, at pwede ngayong rumurupok na, pwedeng mapilas, pwedeng magkaputol-putol yan. Verse 7, "So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink." So anong naging bunga ng pagsunod nila sa imposibleng utos ng Panginoon? Nung ihagis nila ang lambat nila at inangat nila, hindi nila maiangat-angat at magpipilas na lang at mawawasak na yung lambat sa dami ng laman. So, sumignal sila, alam nyo, no, yung tubig, kita ka kahit malayo, at yung isang bangka pa ng kanilang mga kasama, lumapit, pinuno nila yon at pati yung sarili nilang bangka. At ngayon, etong nangyari, yung dalawang bangka, lulubog na sa dami ng laman. What was the result of their action? They caught so much fish beyond their imagination. This naturally revealed that Jesus could be relied upon. That Jesus was all-powerful. And so whatever little faith they already had in Jesus now multiplied to great faith. Bakit naman kailangan tawagin pa yung ibang bangka? Siyempre, para may affirmation and witness. Baka walang maniwala sa ginawa nila, so kailangan maraming makakita. Oo nga, napuno nga sa imposibleng oras itong mga bangka na ito. Verses 8-9. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man."
For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Maring sa tanang buhay nila, hindi nila naranasan ang ganitong kalaking harvest, lalo't kumaga. Lalong naintindihan ni Pedro kung sino tong Jesus na ito. At sabi niya, iwan niyo po ako. Hindi ako karapat-dapat na makasama niyo. Because of the miracle, Peter fell down at his knees of Jesus. He came to terms with his sins and with his sinfulness. He asked the Lord to go away because Peter came to terms with his undeserving state. Nakita niya, hindi niya deserve yung ganong karaming isda. Hindi niya deserve yung presensya ng Panginoon. Dahil nung magliwanag sa kanya yung katotohanan kung sino si Kristo, nakita niya ang sarili niyang kadiliman. Nakita niya ang sarili niyang karumihan. At sinabi niya sa Panginoon, lumayo po kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat na mapalapit sa inyo. At ang sabi naman ng Panginoon, dahil nandun din, sabi sa verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, pati sila, natakot. Kakaiba ito. Something we have never seen before sa loob-loob nila. Then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will catch men. Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang dadalhin mo. Ang kukunin mo sa tubig. Tao na ang kukuhanin mo mula sa kasalanan, mula sa impyerno, mula sa kapahamakan. So what was Jesus' next instruction? It is, you will be fishers of men. Don't be afraid. At sa verse 11, ang ginawa ng lahat ng lalaking ito, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Yung mga manging isda, walang mahalaga dyan kundi isda. Siyempre, manging isda sila. At matapos sila ngayong mabigo, at sumunod naman kay Jesus, nagtagumpay. Nakuha nila lahat ng isda na pwede nilang dalhin ng bangka nila. Remember that the supply of fish that was given them was not limited by God's capacity to give. It was limited by the size of their boats. It was limited by the size and quality of their nets. Kung matibay sana yung net nila, pwede pa eh. Kung mas malaki pa yung bangka nila, pwede pa. At yan mga kapatid, ang katotohanan sa ating buhay. Ang mga pagpapala ng Diyos na dumarating sa buhay natin, ang nagbibigay dyan ng sukat at limitasyon, hindi yung kakayahan ng Diyos magbigay. Yung kakayahan nating tumanggap. At nakita nyo yung kakayahan nilang tumanggap, yung net nila nasisira. Maraming mga tao, mga kapatid, when they have too much of a good thing, nasisira din sila. Minsan nasisira ang ulo. Nasisira ang loob, nasisira ang approach, nasisira ang balance. Watch what you pray for because you might get it. Gustong-gusto nila ang daming isda, ano nangyari ngayon? Napupunit lang ang lambat nila. Marami sa atin, hindi bagay umaman sobra dahil baka tayo mabaliw. Kaya salamat tayo kung ano binibigay sa atin kasi yun lang kaya natin eh. Kaya naman ng Diyos paulanin ng pera. Pag uwi mo, punong-puno ng pera yung bahay nyo. Imposible ba yun? O gusto mo, isda na lang. Diba? Gawin mong bagoong. Pero, kaya mo bang dalhin yun? Yung mga iba gusto nila maging Miss Universe, kaya mo ba na maging Miss Universe? Hindi lahat. Maraming hindi nangyayari ito. Pero maraming babae, kung kailan maging beauty queen, doon napapariwara. Diba? Kung kailan gumanda, kung kailan napansin ang marami, doon ngayon nagkamali-mali ng choices kung kani-kaninong buhay na asangkot at napabuhol. Maraming mga singer, kung kailan sumikat, doon nasira. Mabuti pa nung kumakanta na lang ting may lamay at mga binyagan sa baryo nila, hindi siya nasisira. Nung sumikat, kung kani-kaninong lalaki na asangkot at nagkagulo-gulo buhay. May mga yumayaman na pagyaman, doon tuloy napatay, doon nakidnap. Mabuti pa nung mahirap siya, wala nag-i-interes sa kanya. Nung yumaman, doon siya kinidnap. Ikira pa hamak. Huwag kayong reklamo ng reklamo kung anong meron kayo, kasi yun ang kaya nyo. Akala lang natin, kaya natin yung higit pa. Alam nyo ng Diyos siya, hindi siyang nakakasukat sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. Pag meron siyang no sa request nyo, no dahil makakasama sa'yo pag napunta sa'yo.
Kaya kahit ang sagot ng Lord sa mga prayer natin, no, yes, thank you, Lord. Because you know best. Diba? Alam niya yon. So, ano nangyari? Masisira ang lambat. Kasi hindi naman nila kaya yung ganung bigat ng isda eh. Pero pinilit pa rin nila ha. Isinakay nila lahat sa bangka nila lahat yung isda. Kaya lumulubog ngayon sila. Alam niyo na naman ang kahulugan yan. Yung mga bangka natin, may load limit. May kaya ka lang. Dapat huwag kang sakim. Huwag mong sobrahan. Yung tama lang. So, ibinigay ng Panginoon. Sabi ko ng Lord, eh, gusto niyo pala isda? Okay, isda. Kaya ngayon, nagkandatakot ito mga lalaki ko. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, balis po kayo sa amin. Diba? Huwag niyo kaming ganituhin dahil akala nila ang presensya ng Diyos sa buhay nila will bring judgment. Pero ang maganda nito, sila na mismo ang nag-usang umamin ng kanilang kasalanan. Sabi ni Peter, makasalanan akong tao, huwag kayong manatili sa aking paligid. Pero yan, na-realize lang nila lahat dahil sumunod sila. As Peter and men believed, the men, they obeyed, Jesus went deeper. Balikan natin yung kwento. Una, hindi naman sila Peter talaga yung audience, ah. Iba naman talaga yung nakikinig. Sila Peter, busy naghuhugas sa mga lambat nila, siguro nakakarinig ng konti, tapos busy pa rin sila, nag-uusap din sila, konti-konti lang. Pero dumaan sila sa pagsubok. Sinabi ng Panginoon, pwede bang makisakay sa bangka mo? Doon nagsimula eh. Pinasakay. Madali naman eh. Pagkatapos, nung nakasakay ng Panginoon, may kasunod pala. Pwede bang iurong-urong mo yung bangka palayo? May labor involved na ha? Medyo mahirap na ng konti. Pero sige, nandyan na eh. Alam naman paalisin ko pa itong preacher na to. At madali namang gawin. Sige, inurong. Pero dahil inurong at nalayo sa mga tao, ang totoo sa kanila nalapit. Kasi sila yung mga nakalubog hanggang bewang at ililinis sila yung mga lambat nila, nilalabhan nila eh. Sa kanila lumapit si Lord. Hulaan nyo kung ba't naiwan yung maraming tao sa Pampang. Maraming mga usisero lang sila, hindi naman mga sincere nakikinig. Kaya sabi nila, I'm wasting my time with so many people. Might as well focus on a few. So nalayo-layo, mas naging listener sila Peter. At dahil doon, kung kanina, kapra-kapra so lang nadidinig, dumami siguro yung nadidinig. At siguro habang naglilis, oo nga, may point siya. Nag-agree sila. Kaya ngayon nung si Lord, gumawa na ng mas malaking request, pwede bang bumunta kayo, bumalik kayo sa laot? Sumunod na sila. Kasi mas lumaki na yung pananalig, mas lumaki na yung nadinig, kasi pinagbigyan nila si Lord. Siguro naman, alam nyo kung anong tinutumbok ng usapan natin dito. Hindi lang si Peter ang special sa Panginoon. Bawat isa sa atin. So si Lord humihingi ng konting space sa'yo. Pwede bang makisakay ng konti sa bangka mo? Pwede ka bang mag-quiet time ng 10 minutes? Pwede ka bang mag-pray ng 5 minutes? Pwede ka bang umaten ng church once a week? Pwede ka bang makinig ng ganito? Konti lang. Madali naman, pwede gawin. Pero kung doon pa lang mag-no-no ka na, hanggang doon na lang yon, tama ka na. Pero dahil pumayag si Peter, sa buhay din natin, kung papayag kayo, bigyan si Lord ng konting space, konting panahon, mamaya, tinifeed ka niya, ready ka na para mas mabigyan ng mas malaking space ng puso mo. Sabi niya, Lord, sige, attend ka na ng attend, tatlong taon na. Baka naman pwedeng maging usheret ka na. Baka naman pwedeng maging Bible study leader ka na. Ay naku, malaki-laking commitment na yata yan. Medyo maghahanda-handa na ako. Mahirap nang umabsent. Pero dahil na-expose ka na sa konti, lalaman mo na yung kabutihan ng Panginoon, willing ka na dapat na more. At pagkatapos kayong pumapayag ka na, baka mamaya tawagin ka na mag-full-time mission, pupunta ka sa Kabul, o kaya ay sa Islamabad, di ba, sa Iraq, Basilan, mga ganyan, no? Ba, privilege yan. Pero sa inyo na muna yung privilege, no? So, ang point, may tinatawag ng ganun, at hindi nagkakamali ang Diyos sa ganun, hindi naman lahat tinatawag sa ganun eh. May tinatawag lang kung ano yung calling sa'yo, kung ano yung gift mo, kung ano yung kakayanan mo. O baka naman pwede magpa-Bible study ka sa bahay mo. Ba, malaking abala na to, ha? Iba na yung ako lang yung umaatin, iba naman ako nag-host. O papamirienda pa yata ako. Palaki ng palaking abala. Pero alam nyo, yung pang-aabala ng Panginoon, hindi ka naman nalulugi. Kita nyo, nung sumunod sila, halos lumubog sila sa isda. Nasobrahan din naman kasi.
But the Lord was dramatizing a point. That if you're willing to give Him your time, your space, He'll give you anything. Pero bakit sumobra yung isda at sumobra at lulubog sila? Kasi hindi naman talaga yun ang mabuti para sa kanila eh. May iba pa. Akala ng mga manging isda, nabubuhay na lang sila para sa isda. Pero iba pala ang plano ng Diyos. Si Peter pala gagawin isang great disciple, great apostle. To the point na hanggang ngayon pinag-uusapan natin sila. Kung naging manging isda lang sila, kahit pabarko-barko yung isda nila, malilimot na sila after 10 years na namatay sila. Wala na, tapos na yun. Pero dahil lang ipinatanim sa kanila ng Panginoon, ipinahuli sa kanila kaluluwa, hindi lang isda. Hanggang ngayon, hanggang sa lahat ng panahon, nandun sila dahil sumali sila sa gawain ng Panginoon to be fishers of men. So tayo, ang tanong, gaano kalaki ang binibigay nating space sa Panginoon? Yung iba talagang, Lord, willing ako ha, pero aatin lang ako Wednesday lang, walang Sunday. Talagang, hanggang ka lang. No? Ayoko ng mga kasakasali, may mga meeting, kung ano-ano, hanggang dyan ka lang. So hanggang dun lang yung blessing mo. Nabe-bless ka rin naman. Pero iba yung hanggang gusto ng Panginoon yayain ka, sumasama ka. Yung sabi niya, Lord, mahirap yan. Tulad ng sabi niya, umaga na, ang layo, ang lalim, nahugasan na yung net. Pero sabi niyo kasi, let's do it. Ganun yung attitude. Na, sabi ng Panginoon eh, di gawin, nalangan namang mali siya, napatunayan niya. At alam niyo kung ba't nila biglang iniwan na ngayon yung mga isda at lambat at mga bangka. Na iba na sila eh. Nagpakilala sa kanila ng lubos ng Panginoon na yung dating mahalaga sa kanila, baliwala na. Iniwan na nila dahil nakita na nila ang tunay na halaga ng buhay. But first, they had to be made to realize that what man desires could make him sink. Gusto nila isda. Lumulubog sila dahil sa isda. Bantayan niyo mga kapatid kung anong ninanasa niyo sa buhay at hinahangad. Kasi maraming hinahangad natin sa buhay, yun lang pala magpapalubog sa atin. Binabantayan niyan. Dapat tama lang, huwag sobra. Too much of a good thing, like too much fish, can break your net. Kahit love, yung sobra kang in love, mamaya dalig mo pa sisisa, nandiyan ka sa breakwater. Sisisa sa breakwater. Parang tatlong pelikula lang pinagsama-sama yan, ano? Sobra kang umibig. Iibig ka, pero huwag sobra rin. May tinitira ka sa'yo, at lalong-lalong may tinitira ka sa Diyos. Huwag yung bigay. Pag iniwang ka tuloy, eh, nagtitirintas ka kahit wala kang buhok. Malaking problema mo. Pag sumobra ang isang bagay, sumobra kang hilig sa aral, sumobra anything. Sabi ni Solomon, a man of God, a woman of God, will avoid all extremes. Nasobrahan, nag-break yung net. Yung sobrang gastador at sobrang kuripot, pareho lang yan. Dapat gitna ka lang, no? So what man desires could make him sink. But the redeeming part of this whole story was that Peter came face to face with his sin. You cannot face God and not face your sin. Kasi ang Diyos maliwanag parang salamin. Dapat nakikita mo sarili mo. Narealize mo, I'm unworthy. Narealize niya yun. And the better reaction, meanwhile, maganda yung reaction ni Peter eh. Sabi niya, Lord, umalis po kayo, may kasalanan ako. Good yun, pero may better sana. Sabi niya, makasalanan po ako, Lord, forgive me, restore me, and then use me. Dapat yun. Maraming mga taong ganun. Halika sa Bible study, ayoko, marami kong kasalanan, baka mamaya pigilin nyo kung mag-drugs. Ganyan. Baka mamaya, pati pagmamadyong ko, pakialaman nyo pa. Ha? Yung mga iba, ayaw nilang lumapit sa Bible, ayaw nilang bumapit sa Bible study, ayaw nilang lumapit sa Diyos, dahil gusto nila ituloy yung mga pinagagagawa nila sa buhay. Kaya ayaw nila. Alam nila kasi, kahit hindi sila umaaten ng church, alam nilang hindi mo pwedeng biruin ng Diyos. Pag lumapit ka, meron ka dapat responsibility na ayusin mo yung buhay mo. Kasi hindi pwedeng nandiyan ka, pagkatapos, tuloy ka pa rin sa mga katigasan mo ng ulo. At yun ang gusto ni Pedro, ituloy yun. Kaya sabi niya, Lord, layuan niyo po ako. Kita niya yan. Sabi Lord, hindi ako lalayo. From now on, you will be fishers of men. Look at this. Peter was not required to be holy to be used by God. Kung kailan niya inamin ang kanyang sobrang kasalanan, doon siya lalong kinomission to do the work. Hindi naman sinabi ni Lord na kailangan ang linis-linis mo bago kita gamitin. As you are where you are, if the Lord would like to call you, He will use you.
Kaya hindi tayo dapat sobrang naarte na, bakit kumakanta sa choir yan, kahapon may kasalanan. Problema niya itang Diyos, huwag kayong makialam doon. Diba? Kasi pag-judge mo pa lang sa kanya, nagkakasala ka na rin. Kung ang gagawin mo, lahat ng pwedeng kumanta, pwede magturo, pwede mag-preach, perfect, walang matitira. Kaya si Peter, inamin niya ang kasalanan niya, sabi Lord, you will become a fisher of men. Hindi ni-require yung holiness. Alam niyo kasi yung holiness, progressively, bunga na yun ng paglilingkod, exposure to the Word of God, pagkakababad mo sa gawain ako, advika, nag-aayos-ayos ka, pero hindi yung requirement. The church had made it a requirement. That's why the church had become more oppressive than God. No? At yung mga church members, mas mahigpit pa kay Jesus. Alin, itong Peter na to, hindi ito magkukwalify. Kung siguro tayo yung mga deacons at mga kung ano-ano, baka hindi pwede si Peter. Pero kay Lord pwede. Salamat na lang kasi tayo naman lahat ay mga Peter. Buti na lang ganda ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na tinanggap ka, ikukonsintihin ka na lahat, hindi ka na magbabago habang buhay. Tinanggap ka para magsimula ka magbago. Kailangan may pagbabago nangyayari sa buhay ng tao na alam natin nangyari kay Peter. But we know na hanggang kaduluduluhan na lang, marami pa rin silang kamalian. Pero pinapatawad pa rin ang Panginoon. Ang bait-bait ni Jesus. Kung ang mga Kristiyano magiging si Jesus ang model ng kabaitan at kundi sino mahihigpit ng mga disipulo, iba kasi disipulo dito, mas mahigpit pa kay Jesus eh, di ba? Kung hindi yung mga mahihigpit ng mga religious leaders ang gawin nating model at ang Panginoon, magiging masarap kasama ang mga Christians. Papanabikan tayong kasama kesa iwasan na makamaganak. No? At kung tayo pinananabikan kasama, nandun tayo, nagiging asin tayo ng sanlibutan dahil lagi tayong nakababad sa mga nabubulok o matatabang na magkakaroon tayo ng katuturan. Pero kung sobra kang righteous, sobra kang judgmental, sobra kang pihikan, iiwasan ka ng tao, paano ka makakapag-serve? Paano ka magagamit ng Panginoon? Alam niyo, ang ginamit ni Lord ng mga servants niya, puro yung mga latak ng lipunan eh. Kasi, yung 99% ng mga latak ng lipunan, hindi maaasiwang lumapit sa kapwa latak. Kaya kung yung lalapitan mo, talaga yung ang gaganda ng costume, mga puting-puti ang mga damit, nakakaasiwa. No? Na kaya, ang galing-galing ng approach ni Lord. So, kahit hindi hiningi ni Peter yung forgiveness and restoration and empowerment, yun naman ang nakalaang ibigay sa kanya ng Panginoon. Pero sinabi sa kanya, from here on, you will become fishers of men. Ang ganda ng naging ministry nila. Kaya nagtaka siguro ang lahat, pagbalik nila, umaapaw ang bangka nila, pero iniwan nila, may iba na kasing mahalaga sa kanila. Jesus denied Peter's request and redirected it to godly service and discipleship. So the men left everything and followed Jesus. As they are, everything at that point could only make them sink. Remember, the fish could only drown them. So iniwan nila yon. The same phenomenon of being with Jesus can happen to people today. Today, people can find and follow Jesus if only they would accommodate Him on their boats. So anong boat nyo ang gustong sakyan ng Panginoon, nasa sa inyo kung papasakayin nyo o hindi. Willing ka bang paabala? Willing ka bang magbigay ng space? People can follow Jesus if only they would accede to Jesus' little and doable demands. Pagkatapos noon, they could follow Jesus even in His more demanding and improbable commands. Stages yan eh. Nakikisakay ng konti sa'yo, nakikisuyo ng konti sa'yo, at mamaya inuutusan ka na talaga ng mahihirap. At maganda yon, lalo't Panginoon yung nag-uutos. People can have more of Jesus if they let their encounter with Jesus lead them to assess themselves more correctly and fittingly. Na tuwing nalalapit ka sa Panginoon, natututo ka, lagi mong sinusukat ang sarili mong teka, ako yata ang tinatamaan, salamat kahit masakit. Ako yata ang itinutuwid, dapat kong sundin. Ako yata ang pinariringgan, dapat akong makinig. And people can have more of Jesus if they see too much fish as dangerous cargo. Iba na, naiiba na yung pananaw mo at tingin mo na sa too much fish, dangerous cargo. Kasi lulubog ka. People can have more of Jesus if they leave their fish, their boats, their everything.
kung idol ng buhay mo. Kung hindi naman, you can keep it. Hindi naman pala namamagitan between you and God. Hindi naman gugustuhin ang Diyos na alisin yun. Ang gusto lang niyang alisin, yung namamagitan at hadlang sa relasyon mo sa Kanya. Nakakasagapal. And of course, they can have more of Jesus when we become fishers. Kahit ano ang inyong profession, mga kapatid, you can become fishers of men. Hairstylist kayo habang ginugupitan niyo yung inyong client, dinadala niyo sa Panginoon, fishers of men ka. Doktor ka, nurse, technician, latero, welder, hilot, kahit anong ginagawa mo, kung gusto mong balitaan ng tao tukol kay Kristo, kaya-kaya mong gawin yun. Kaya lang siyempre, huwag naman yung ayaw lang makinig, pinipilit mo pa. Tapos yung makikita ka, yun na lang nang yun ang topic mo, wala ka na ibang topic, kakainisan ka rin naman. Kailangan, panabikan ka rin. Kaya, dapat din, variety, may variety ang iyong performance. Hindi lang puro Bible, bagamat pag napag-usapan yung Bible, talagang kayang-kaya mong laliman yung usapan, pero tinitingnan mo rin yung kahandaan ng tao makinig. Hindi ka na lang basta salita ng salita dyan. Nakikiramdam ka, pero handa ka. Sabi, be prepared in season and out of season to share the gospel. So it's very important. Ngayon, balikan natin anong nangyari doon sa original audience. Nakalimutan na sila ng kwento, di ba? Pero sila yung tunay na unang nakikinig. Kasi maraming mga tao, nakikinig lang, pero pag maghihimala na ang Diyos, puwera sila. Kasi audience lang pala. Hindi naman talaga dinidibdib yung ginagawa. O maaaring hindi pa nila panahon para sila tawagin for greater things. O talagang ipinokus lang kay Peter yung kwento dahil siya yung goal ng Panginoon, nakuha nila disciple. But whatever it is, nawa, huwag mangyari sa atin yung pag may miracle na naiwan ka na. Parang yung ang daming tao nagkakagulo sa paligid ni Jesus, may isang babaeng dinudugo na humipo sa laylayan ng damit niya, gumaling. Tapos sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? At sabi ng mga disciples, paano naman namin malalaman ang dami-daming tao dito? So ibig sabihin, ang daming humihipo sa kanya. Pero isa lang yung hipo na naramdaman ng Panginoon. Kasi yun lang yung hipo na may pananalig. So maraming humihipo, walang pananalig. Maraming nakikinig, makikinig lang. Kaya dapat gumraduate tayo from being ordinary. When it comes to hearing the word of God, when it comes to touching Jesus, yung talagang may pananalig, may inaasahang mangyayari, at merong kahandaan na sumunod. At pag ganun ang ating attitude, meron laging mangyayari sa ating buhay. The call of Jesus comes by steps. Merong tinatawag na nasa level ng nandun pa lang sa tabi ng dagat, nakikinig-kinig pa lang. Umalis at dumating siya, walang difference. Meron naman, inaccommodate mo na sa bangka mo. Meron naman, hindi lang inaccommodate, inaakay mo pa yung bangka papalayo ng konti. At meron namang talagang namangka ka na dahil sumunod ka sa malalim. Ang tanong mga kapatid, nasan kayo sa stage na to ngayon? Sino tayo sa mga characters na to? At sino dito ang gusto nyong maging huwara ng buhay sa ating relasyon sa Panginoon? Ama namin sa Diyos, salamat po sapagkat kayo Diyos na punong-puno ng hiwaga. Punong-puno kayo, Panginoon, ng karunungan pati sa mga dealings niyo sa amin. Salamat sa kwentong ito. At salamat sa mga work ng tulad ni Peter at ang mga kasama niya na karating hanggang sa amin yung gospel. From generation to generation to generation, nakarating sa amin ang mabuting balita dahil yung mga tinawag mong maging fishers of men sumunod sa inyo. Unang-una, salamat Lord sa taong ginamit mo para kami magkaroon ng kaligtasan. Yung nagtiyaga sa amin mag-share, magturo, or maybe a team of them, several of them probably did not even know each other. Pero lahat sila ginamit mo para kami hanguin mula sa tubig at dalin sa iyong bangka. Salamat Panginoon sa kanilang gawain. May you bless everybody that you have used as fishers of men para sa aming ikinabuti. Sa mga nagyayaya sa amin sa church, nagtatsaga mag-invite, nagdadala sa Bible study, nagre-regalo ng Bible, lahat ng mga ito nagmi-minister sa amin. Turuan mo nawa kami, Lord, maging tulad din nila. That we become a part of this chain. That for a while we were recipients, now we will become channels of blessings. So more and more people will become recipients, and in turn, they will become channels of blessings.
At hindi malagot ang gawain ito hanggang lahat kami, yung mga namatay yung manon at mga buhay na abuti ng panahon, lahat kami humarap sa inyo, sa inyong muling pagbabalik. At kami magsusulit sa mga ginawa namin, sa mga ginawa namin, sa mga lambat at bangkang ibinigay mo sa amin, how we can be fishers of men. At alam namin, Panginoon, susukatin mo yung accomplishment namin, hindi sa tunay na isda o mga nagawa namin, kundi sa dami ng mga kaluluwang na dala namin sa iyong paanan. Directly man, kami man yung ginagamit mo, or indirectly, because we are part of the team, we are supportive of people who are doing this, Lord, we're part of this whole family. Thank you for the privilege. Ang dalangin namin sa bawat panahong ipinapahiram mo sa amin, huwag masayang. Dumami ng dumami ang mga isda na nadadala sa iyong bangka. Nahahango mula sa tubig ng pagdurusa, kapahamakan, kawalang pag-asa at kadiliman. May you use us, Lord. At alam namin, nagagamit nyo lang kami, hindi naman kayo namimilit. Nagagamit nyo kami habang willing kaming magpagamit sa inyo. Ituro nyo sa amin, Lord, how we can be more and more like Peter, that we may willing throw our boats into the deep water despite all the reason not to obey you, despite all the reason not to follow you. Ituro mo sa amin, Lord, na pag kayong nagsabi, agree man kami o hindi, sumunod na lang kami. At sa pagsunod namin kayo nakikilala, sa pagsunod namin, lalong nakikita ang inyong hiwaga at kapangyarihan. Magbulay-bulay tayo sumandali, mga kapatid. Tingnan natin kung saan tayo nakatayo sa tawag ng Panginoon. At kung may hinihingi sa atin ng Panginoon na space, gusto niya makisakay, oras, service, nawa makita ng Panginoon, willing tayo. Because it is only in obedience that we discover God more and more. Let's be alone with the Lord for a while. Magbulay-bulay. Pasalamat natin ang mga realizations na ibinigay sa atin ng Panginoon. And commit yourself so that when Jesus calls, you will hear His voice. And seek wisdom so that you may not mistake His voice for any other person's voice. Nang susundin natin, the voice of the shepherd, the one sent by the Father.